Lahat ng tao sa mundo ay nangangarap ng isang perpektong buhay. Isang masaganang pamumuhay at isang bahay na punong-puno ng pagmamahalan. At isang buong pamilya. Ikaw na yata ang pinakaswerteng tao sa mundo kung meron ka ng lahat ng ito. Pero paano kung sa ilalim ng napakagandang imahe ng isang magandang pamilya ay nagtatago ang isang sikretong pwedeng makasira sa lahat? At ano ang gagawin mo kung ang mapiling mahalin ng puso mo ay ang taong sumira sa perpektong pamilyang pinapangalagaan mo? Magmamahal ka pa rin ba o magsasakripisyo para sa pamilya? Dear Papa Dudut, you can call me Gabriela or Gabby. Either way, ay codename ko lang naman ang mga yon. 29 years old na ako at masasabi kong masaya ako sa buhay na meron ako sa ngayon. Yes, it might not be the perfect life pero kontento at masaya ako. And for me ay yon ang pinaka-importante. Sa totoo lang ay hindi ako sure kung bakit naisip kong i-share ang sarili kong kwento sa Barangay Love Stories. To inspire others? Siguro. O baka gusto ko lang talaga na may pag-sharean ng naging struggles ko noon. At dahil sa medyo sensitive din ang ibang parte ng kwento ko, ay itatago ko na lang din sa ibang pangalan ang mga taong involved. Simulan natin ang lahat sa mga panahon kung saan ay sinampal ako ng katotohanan. Na ang paniniwala kong perpekto ang lahat sa buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Naive, sheltered, idealistic, ako po lahat yon. Oo, aaminin kong sa edad na 22 noon ay perfect ang tingin ko sa mundo, sa pamilya ko at sa mga magulang ko. Pero gaya ng sabi ng karamihan, not everything that seems perfect is perfect. At natutunan ko ang ibig sabihin ng mga salitang yon sa pinakamasakit na paraan. Sabado noon at out of town si Daddy para sa kanyang trabaho. Si Mami naman ay may kamiting daw na bagong kliyente. At dahil weekend ay wala akong pasok sa apprenticeship ko at naiwan ako para bantayan ang kambal kong kapatid na sina PJ at JP. Matanda ako sa kanila ng 10 years pero halos wala kaming hindi pinagkakasunduan ng mga kapatid ko. And I love spending time with my brothers. Maya-maya ay nakatanggap ako ng message sa group chat namin ng mga close friends ko na sina Aika at Joanne. Niyayaya nila akong sumama sa kanila para mag-coffee at gumala sa mall. Agad akong tumanggi dahil hindi pwedeng maiwanan na mag-isa sa bahay ang mga kapatid ko. Sinubukan pa nila akong pilitin noong una pero eventually ay nagets din nila ang sitwasyon ko. Tinulungan ko ang mga kapatid ko sa mga assignments at projects nila kaya naging busy rin ako ng hapon na yon. At halos hindi ko na namalayan pa ang oras. After a while ay humingi sa akin ng 1 hour break ang kambal at iniwan ko silang naglalaro ng video games sa loob ng kwarto nila. Nang makababa ako sa sala ay nakareceive ako ng notification sa Facebook. Joanne, tag you in a photo. Klinik ko ang notification at nang ma-open ang post ay nakita ko ang selfie na yon ni na Aika at Joanne, ATM. Bakit ako nakatag dito? Nangiinggit pa yata tong dalawang to eh. Yun ang naisip ko ng mga oras na yon. I was about to comment on the post nang mapansin ko ang photobomber sa selfie ni na Aika at Joanne. Isang babaeng may ka-holding hands na lalaki sa tapat ng isang restaurant. Hindi halos makita ang mukha ng lalaki dahil nakatalikod ito sa direksyon ng phone camera. For some reason ay nakaramdam ako ng nervyos. I clicked the photo at dali-dali ko rin klinik ang tag button at mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa mukha ng babaeng photobomber, nakatag ang pangalan ko. Tinignan ko ng mabuti ang babae and I knew who she was. Ang dala niyang bag
ang suot niyang damit at ang buhok niya at ang mukha niya. Hindi ako pwedeng magkamali, Papa Dudut. Si Mommy. Siya ang babaeng kamukha ko sa picture at hindi si Daddy ang lalaking kasama niya. Bigla-bigla ay parang na-flashback sa akin ang madalas na sabihin ng ibang tao tungkol sa amin ni Mommy. Para kang carbon copy ng Mommy mo. Magkamukhang magkamukha talaga kayong dalawa. Para ako nanlamig sa naisip ko pero nagawa ko pang tawagan si Joanne. Hello Joanne? Asan kayo? Tanong ko sa kanya nang sagutin niya ang tawag ko. Ha, eh hindi ba sabi ko sa'yo pupunta kami sa mall? Nasa mall kami ngayon eh. Sagot ni Joanne. No, I mean, saan kayo exactly dyan sa mall? Nandun pa ba kayo sa area kung saan kayo nag-selfie? Yung sa post na tinag mo ko? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Tinag? Saan? Yung recent post ko? Uy, hindi kita tinag dun ha. Baka naka-automatic tag lang yon sa post ko. Ang sabi pa niya. One last question, Joanne. Nandun pa ba kayo sa area na yon? Halos pasigaw na tanong ko. Huy, kailangan pa bang sumigaw? Wala na kami doon, Gabby. Nasa ground floor na kami. Eh bakit? Sagot niya at nakaramdam ako ng panghihina. Bakit nga ba tinatanong ko kung nandun pa sila? Ano, para ipacheck kung talagang si Mommy ang nakita ko sa picture na may ko-holding hands na ibang lalaki? Gabby, andiyan ka pa ba? Okay ka lang ba? Narinig ko pang tanong sa akin ni Joanne in a concerned tone. Okay lang ako. Yun lang ang sinabi ko at tinapos ko na kaagad ang tawag. And God knows kung gaano ako katagal na nakatulala lang sa kawalan. Hindi nagsisink in sa utak ko ng mga oras na yon ang nakita ko. In fact, pakiramdam ko pa nga ay nilalabanan ng utak ko ang assumption ko. Napaka-foreign sa akin ang pakiramdam at ideya. Besides ay hindi naman talaga posible yon, hindi ba? Hindi pwedeng si Mommy yon at hindi pwedeng mag-cheat ang Mommy ko sa Daddy ko. Dahil mahal nila ang isa't isa. Pinalaki nila ako sa isang pamilya na matatawag at masaya at perpekto. Growing up ay nakita ko kung gaano kakompatible si Mommy at si Daddy. At halos hindi ko pa sila nakitang nag-away man lang. Never naging issue ang kahit na ano sa kanila, lalo na ang pera. Nasabi ng karamihan ay madalas na pag-awayan ng ibang mag-asawa. Sa totoo lang ay parehong galing sa hirap ang mga magulang ko pero nagpursige sila para maabot ang pinapangarap nilang buhay. Although hindi masasabing mayaman ang pamilya namin, aware akong hindi rin naman kami salat sa buhay lalo na at successful ang maliit na construction firm na pagmamay-ari nila Mommy. Architect kasi siya at civil engineer naman si Daddy. At kahit sa chosen career nila, ay perfect match silang dalawa. Si Daddy ang epitome ng perfect husband. Father at provider. Stricto siya kapag kailangan pero hindi siya nahihiyang magpakasweet para maipakita sa amin kung gaano niya kami kamahal. Si Mommy naman para sa akin ang combined na Darna at Wonder Woman. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa na maging isang successful na architect at businesswoman nang hindi na isasakripisyo ang pagiging hands-on mom niya. She's my ultimate idol. Kaya naman nung mag-college ako ay architecture din ang kinuha kong kurso. Nag-aral ako ng mabuti and I graduated with flying colors. At noong mag-apprenticeship na ako ay pinili ko ang malaking construction firm kung saan ay nag-apprenticeship din si Mommy noon. I want to be like my mom someday. Perfect. Yan pa ang sabi ko noon sa sarili ko. O baka nagkamali ako. Hindi ba ganun ka-perfect si Mommy gaya ng inaakala ko? Nang mga oras na yon ay hindi ko talaga alam kung ano ang tamang isipin.
Dapat bang maniwala ka agad ako sa kutob ko at sa kung ano ang nakita ko? After all ay meron akong ebidensya. O mas dapat bang kausapin ko si Mami para mabigyan ko din naman ng benefit of the doubt ang nanay ko? Deserving naman siya doon, hindi ba? Kung pipiliin kong maniwala ka agad sa mga nakita ko, I know that it will not be fair to my mom. Pero kung kakausapin ko naman siya, ano ang sasabihin ko? Paano kung mali pala ang akala ko? Paano kung mali ako na paniwalaan ang picture? Pero paano naman kung ang accidental tagging na nangyari ang paraan ng tadhana para malaman ko ang katotohanan? Paano kung totoo na nag-cheat si Mami kay Daddy? Hindi ba mas unfair naman sa Daddy ko yon? Nang mga oras na yon ay pakiramdam ko ay sasabog na ang utak ko. Pinikit ko ang mga mata ko at pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Inhale, exhale. Kailangan kong kumalma para makapag-isip ako ng maayos. Inhale, exhale. Nung medyo kumalma na ako ay saka ko na-realize na mabuti na lang pala at nasa loob ng kwarto nila ang kambal. Sakaling makita nilang reaksyon ko ay hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanilang mga nangyari. Hindi ko alam kung maipapaintindi ko sa kanila ang sitwasyon na hindi ko sure kung totoo o hindi. Bago pa makauwi si Mami ay nag-decide na akong huwag munang magpabigla-bigla. Hindi pwedeng basta ko na lang siyang kumprontahin at akusahan si Mami base na lamang sa mga nakita ko. Mas kailangan ko pa ng mas matibay na ebidensya. And this time ay sa personal ko mismo yun dapat makita. So nang umuwi si Mami ng gabing yon ay nagpanggap ako. Nagpanggap ako na wala akong hinala sa mga kilos niya at nagpanggap ako na normal lang ang lahat. Nginaya at nilunoko ang pagkaing niluto niya para sa amin ang kapatid ko kahit na masakit ang lalamunan ko sa pagpigil ng iyak sa posibilidad na niloloko niya kaming lahat. Pinilit kong tumawa sa comedy film na pinanood naming apat sa sala kahit na gusto ko nang magdrama. Pumasok ako sa kwarto ko at nagpanggap akong tulog nang sumilip siya sa pintuan kahit na hindi talaga ako makatulog magdamag sa kakatitig sa picture na sinave ko sa phone ko. Alam kong hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Kaya naman ang mga sumunod na araw ay naging mas lalo akong observant kay Mami. Pati maliliit na bagay ay hindi ko pinapalagpas. Pero bakit ganon? Parang wala namang iba sa mga kilos niya. Pagka-uwi ni Daddy mula sa out of town project niya ay halos hindi sila makapaghiwalay ni Mami. Sweet pa rin sila sa isa't isa gaya ng nakasanayan namin at lagi silang magkasama sa trabaho. For a while ay halos gusto ko na lang kalimutan ang picture at posibilidad na niloloko niya kaming lahat. Baka mali lang talaga ako ng akala. Pero hindi rin nagtagal ay nabuhay muli ang pagdududa ko kay Mami nang mag out of town muli si Daddy at pagkatapos ng isang linggo, weekend uli noon nang nag-hangout uli ako sa bahay kasama si Aika at Joanne. Binisita nila ako dahil hindi raw ako nagpapakita sa kanila. Sure ka bang okay ka lang talaga, Gabby? Tanong sa akin ni Joanne nang nasa loob na kami ng kwarto ko. Ginitian ko lang siya at sinagot ko ng oo naman. Hindi ko pa rin sinabi sa kanila ang kutob ko kay Mami. I don't know how. Halos sabay-sabay kaming lumaking tatlo at ayoko magbago ang tingin nila kay Mami sa isang walang kasiguraduhang bagay. Kaya naman sinubukan ko na lang na i-enjoy ang company ng dalawa. Maya-maya pa ay sumilip si Mami sa kwarto at nagpaalam na may kamiting siyang kliyente. At pinababantayan muli niya ang kambal. It was the same thing na sinabi niya last weekend nung makipagtagpo siya sa isang lalaking hindi ko kilala. At that point, Papa Dudut, ay na-realize ko na
Ganun lagi ang sinasabi niya sa akin sa mga pagkakataong nag-out of town trip si Daddy. Para ako nanlamig nang ma-realize ko na lagi siyang may kamiting sa tuwing umaalis si Daddy. Hindi kaya lagi niyang katagpo ang lalaking nasa picture sa tuwing wala si Daddy? Nang lumabas si Mami sa kwarto ay nanginginig na nagbihis ako ng mabilisan with a mission sa aking isipan. Huy Gabby, anong ginagawa mo? Aalis ka ba? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Aika habang nagsisintas ako ng sapatos. Oo, maikling sagot ko. Ha? Eh, saan ka pupunta? Eh, hindi ba pinababantayan sa atin ng Mami mo sina JP at PJ? Tanong naman ni Joanne habang hinahanap ko ang black cup sa drawer. Kayo na munang bahala sa kanilang dalawa, please. Babalik din kagad ako, promise. I owe you one. Mabilis kong saad habang patakbo akong lumabas ng kwarto at maingat na sumilip sa front door at nakita kong halos palabas pa lamang ang kotse ni Mami sa garahe. Sa tamang timing ay nagawa kong makasakay ng taxi at pinasundan ko ang kotse ni Mami. Kung hindi lang ako kinakabahan, the situation was almost funny. Napaka-cliché papadudot ng eksenang ito. Yung sinusundan ko ang isang taong may posibleng madilim na sikreto. In the back of my mind, alam kong mali ang ginagawa ko. But I have to know the truth para na rin sa ikakatahimik ng loob ko. Nangako pa ako sa sarili ko na kapag talagang may kamiting si Mami, ay hindi ko na siya paghihinalaan at mananahimik na ako habang buhay. Ni hindi ko na rin sasabihin kay Daddy na nakuhanan ng litrato si Mami na may ka-holding hands na ibang lalaki. Kakalimutan ko ang lahat, basta lang totoong may kamiting siya noon. Mas lalong kumabog ang dibdib ko nang mag-park si Mami sa isang coffee shop. Hindi ako bumaba ng taxi nang patigilin ko yon sa tapat ng coffee shop pero tanaw na tanaw ko si Mami. Natanaw ko siya nang mag-order siya ng kape at nang umupo siya sa malapit na empty booth. Natanaw ko siya nang bigla siyang tumayo sa kinakaupuan niya nang may pumasok at lumapit sa kanyang pamilyar na bulto. Natanaw ko nang sabay silang umupo ng lalaki. Lalaking sa tansya ko ay hindi nalalayo ang edad sa akin. Nanginginig na tinignan ko ulit ang picture sa phone ko at halos nanlamig ang buong katawan ko nang makumpirmang iisa lang ang body features ng lalaking nasa litrato at ng kasama ni Mami. Nang mag-angat ako ng tingin ay tanaw na tanaw ko rin nang hawakan ni Mami ang kamay ng lalaki sa ibabaw ng mesa. Parang nanikip ang dibdib ko at hindi ako makahinga. Okay ka lang ba, miss? Bakit ka umiiyak? Tanong sa akin ang taxi driver at agad kong pinunasan ang mga luhang hindi ko na malayang bumabagsak na pala. Okay lang po ako. Ibalik niyo na lang po ako sa pinanggalingan natin kanina. Saad ko at tahimik akong nagpasalamat nang wala nang sinabi pang driver at nag-drive na lamang pabalik sa bahay. Hindi na rin ako tumingin pa sa coffee shop. Baka hindi ko na kayanin pa ang sumunod na eksena. Pero hindi ba ito naman ang gusto ko? I wanted evidence, hindi ba? Well, wish granted. Nakuha ko ng ebidensyang hinahanap ko. Nang mga oras na yon habang sakay ako ng isang taxi pabalik ng bahay namin, na-realize ko na ang katotohanan. Not everything that seems perfect is perfect. Ang inaakala kong perpektong pamilya na meron ako ay hindi pala totoo. Dahil ang inakala kong perpektong ilaw ng tahanan ay hindi rin pala totoo. Nalaman ko ang katotohanan. May lalaki ang mama ko, Papa Dudut. Niloloko niya si Daddy. Niloloko niya kaming lahat. She always seemed so perfect. Pero akala lang namin yon. Habang lumilipas ang araw, ay napupuno ng galit ang puso ko dahil sa ginawa ni Mami.
Nilagay ko siya sa pedestal mula noong bata pa lamang ako at hindi lang siya basta ina para sa akin. She is everything that I ever wanted to become. Pero pati doon ay mali ako. Dahil hinding-hindi ko gugustuhing maging kagaya niya at hindi ko sisirain ang magaganda at masasayang pamilya na meron ako para sa isang lalaki. Bakit? Ano bang meron ng lalaking yon na wala ang daddy ko? Gwapo naman ang daddy ko, mabait siya at kahit na kailan ay hindi niya pinagbuhatan ng kamay ang kahit na sino sa amin. Lalo na si mommy. Masipag siya sa ginagawa niya at ginagawa niyang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya namin. Sweet din siya sa aming lahat, lalo na kay mommy. At kahit na kailan ay wala siyang nakalimutan na anniversary nilang dalawa. Halos every week ay may dala siyang bulaklak para kay mommy at nagdi-date silang dalawa. So ano? Ano ang kulang sa daddy ko? There must be something para magloko ang mommy ko. So ano? Dahil mas bata yung lalaki niya kesa kay daddy ko? Yun ba yun? Ipinagpalit niya ang isang mapagmahal at mabait na lalaki para sa isang lalaking mas bata? Halos masok ako papadudot nang makita ko kung gaano kabata ang lalaki ni mami. More or less ay 5 years older lang sa akin ang lalaking yon. Gwapo din naman siya. I'm sure ay nagkakandara pa ang mga babae sa kanya. Baka nga nag-aagawan pa eh, so bakit ang mami ko pa? Bakit ang mami ko pa ang pinatulan niya? Isang babaeng may asawa at mga anak. Isang babae na may pamilyang pwedeng masira. At that moment ay hindi lang ako kay mami nakaramdam ng sobrang galit kundi pati na rin sa lalaking ni hindi ko alam ang pangalan. Nandidiri ako sa kanilang dalawa. For the next days ay halos hindi ko na kinakausap si mami at iniiwasan ko siya palagi. Hindi ko kayang tumagal sa presence ng isang taong peke at selfish. Sobrang masama ang loob ko sa kanya. Sama ng loob na dama kong nagiging galit habang nakikita ko siyang nagpapanggap na parang wala siyang ginagawang masama. Hindi ko maatim na makita siyang nanlalambing at nagpapalambing kay daddy. Paano niya nasisikmurang pagsabayin ang daddy ko at ang kabit niya? Hindi ko rin kayang makitang hinahaplos niya ang mukha ng mga kapatid ko gamit ang mga kamay na malamang ay pinanghawak niya sa kamay ng lalaki niya. Isang tingin ko pa lang sa kanya ay halos magdilim na ang paningin ko sa galit. Alam kong nakakaramdam siya ng pagiging mailap ko at wala akong pakialam papadudot. Wala akong dapat na i-explain sa kanya. Kung may dapat magpaliwanag sa aming dalawa, ay hindi ako yon. Pero kung galit ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko si mami, ay walang kapantay na awa at guilt naman ang napupuno sa akin sa tuwing nakikita ko si daddy. Naawa ko sa kanya dahil wala siyang kamalay-malay na ang babaeng inaakala niyang mahal siya nang buong buo ay niloloko lamang siya. Nagigilty ako dahil ako lang maliban kay mami ang nakakaalam ng katotohanan pero hindi ko rin magawang masabi sa kanya. Natatakot kasi ako sa pwedeng maging reaksyon niya. Hindi ko alam kung magwawala siya sa sobrang galit o manghihina siya sa sobrang lungkot. Ang pinaka kinakatakutan ko ay kung iwan niya kami at tuluyan nang mawasak ang pamilya namin. Nang mga panahon na yon ay napakabigat ng pinapasan ko. Pakiramdam ko ay sa akin nakasalalay kung mananatiling buo sa kasinungalingan o mawawasak sa katotohanan ng pamilya namin. Naiipit ako sa pagsasabi ng totoo at pagpapanggap na wala akong alam. Kapag nagsabi ako ng totoo, hindi maganda ang kalalabasan pero kapag nanahimik naman ako ay para ko na rin kinukonsinti ang panluloko ni mami. At dahil sa pagkakaipit na yon ay mas lalo ako nagalit kay mami. Princess, can I talk to you? Isang gabi ay tanong ni daddy gamit ang nickname niya sa akin. Nakaupo ako noon sa isa sa mga outdoor chairs sa veranda sa bahay namin. Nginitian ko si daddy at tumango ako bilang sagot sa tanong niya.
Umupo siya sa katapat kong upuan at ipinatong niya ang dala niyang coffee mug sa mesa. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Tanong niya sa isang concern na tono. Sa moment na yon ay sobrang pagpipigil ang kinakailangan kong gawin para hindi humagulhol ng iyak at sabihin kay Daddy ang lahat ng alam ko. Mommy may have been my idol pero si Daddy ang guardian angel ko. Hindi niya deserve ang ginagawang panluloko ni Mommy sa kanya pero ayaw kong mawasak ang pamilya namin so I kept my mouth shut. Instead ay ngumiti lang ako at umiling sa kanya. Wala naman Daddy. Bakit po? Ganting tanong ko sa kanya. Wala naman eh, pansin ko lang kasi na parang distant ka this past days. Nagwo-worry ang mami mo sa'yo. Alam mo naman that you can always talk to us, hindi ba? Tanong pa niya. Opo. Wala po kayong dapat na ipag-alala, Daddy. Okay lang ako. Pressured lang ng konti siguro sa apprenticeship ko. Pagdadahilan ko na lang. Bakit? Pinapahirapan ka ba ng boss mo? Tanong niya na nakapagpangiti sa akin. Kahit kailan talaga ay napaka-protective ni Daddy. Hindi naman po halos huling buwan ko na rin po sa kanila eh. Meaning eh, palapit na ng palapit ang board exam. Sagot ko na may bahagyang katotohanan. Medyo kinakabahan din ako sa board exam namin. Bata pa ako ay pangarap ko na maging arkitekto and I don't want to fail. Huwag mong masyadong pinipressure ang sarili mo anak. Just learn as much as you can at magiging okay din ang lahat. Besides, yung board exam na yan eh, sisiw yan sa'yo. Pagpapalakas ng loob ni Daddy sa akin. Ngumiti ako at tinignan ko ng mataman si Daddy. I could not ask for a better father than my dad. So how can my mother ask for a better husband than him? Matagal-tagal din kami nag-usap ni Daddy tungkol sa apprenticeship ko at sa papalapit na board exam. Napag-usapan din namin ang construction firm na pagmamay-ari nila ni Mami at kung gaano siya ka-excited na maging parte ako ng family company. Balang araw ay mapapalaki daw namin ang construction company namin. We will be bigger than Rivero Construction and Development. Pabirong banggit pa ni Daddy sa construction firm kung saan ako nag-a-apprentice. Nax, nakatawang sagot ko naman sa kanya. Habang nagtatawanan at nagbibiroan kami, ay na-realize ko na hindi ko kayang ma-imagine ang buhay ko na wala siya sa tabi ko. Hindi ko kayang isipin ang pamilya namin na wala si Daddy. Galit man ako kay Mami dahil sa nagawa niya, isa lang ang sigurado ako. Hindi ko hahayaang masira ang pamilya namin nang dahil sa pagkakamali ni Mami. Kaya kong manahimik at itago ang nalalaman ko para sa pananatiling buo ng pamilya namin. Pero magagawa ko lang yon kung tatapusin na ni Mami ang relasyon niya sa lalaki niya at mangangako siyang hinding-hindi na niya uulitin pa ang ginawa niya kay Daddy at sa pamilya namin. Kaya naman kinabukasan ay nag-decide na akong kausapin si Mami. Nagpasundo ako sa kanya pagkatapos ng shift ko sa apprenticeship. At niyaya ko siya na magkape sa mismong coffee shop kung saan sila nagkita ng lalaki niya. Dito ko nalaman ang totoo at dito rin matatapos ang lahat. Sobrang memorable sa akin ang lugar na to, Mami. Talaga anak, this place must be good then. Kailan ka ba nakapunta rito? Few weeks ago, nung nakipagkita ka sa lalaki mo. Ano? Gabby, hindi ko alam yung sinasabi mo. Joke ba to? How could you say that? Alam mong mahal na mahal ko ang daddy mo. Ah, talaga po ba? So hindi ho ba kayo magka-holding hands ng lalaki nyo sa mall nung isang araw? Gabby, so ini-imagine ko rin po na nakipag-meet kayo sa lalaki mo sa mismong kinakaupuan natin sa ngayon? Gabby, umuwi na tayo. Itigil mo na to. Kung meron mang isa sa atin ang may dapat na itigil, ma. Alam nating pareho na hindi ako yon.
Alam niyo po ba kung gaano kahirap madiskubre isang araw na ang lahat ng akala mong perpekto ay hindi naman pala? Kung gaano kasakit malaman ang sarili mong ina na mula bata ka pa at tinitingala mo na ay may tinatago palang sekreto na pwedeng makasira sa pamilya ninyo? I'm sorry anak. Sagot ni Mami. Sorry? You cheated on the most loving man. At yan lang ang masasabi niyo sa akin? Sorry? Wala na akong ibang masasabi kundi sorry anak. Mas maganda sana kung sapat na ang sorry mo. Yung kapag sinabi niyo yung salitang yan eh mawawala ang lahat ng sakit pero hindi ganun yun eh. Besides eh hindi ko kailangan ng sorry mo mami. Please, huwag mong sasabihin sa daddy mo, Gabby. Isa lang ang gusto kong mangyari, ma. Kung talagang mahal niyo kami ng pamilya natin, kahit na konti, tatapusin mo ng relasyon mo sa lalaking yon. Hindi na kailangan, Gabby. Because I already ended things with him. Nung nakita mo kami, aaminin ko nagkasala ako sa daddy mo. Sa inyo. Pero tinapos ko na ang lahat ng yon. Mahal na mahal ko kayo at hindi ko kakayanin kung mawawala kayong lahat sa akin. Lalo na ang daddy mo. Mahal na mahal? Baka mahalaga. Pero hindi mahal ma. At mas nalong hindi na mahal dahil kung totoo yan, hindi mo sana niloko si daddy. Umiiyak na sabi ko. Iniwan ko si mami ng gabing yon sa coffee shop and for the second time ay umiyak ako sa loob ng taxi pa uwi. Ang sabi niya ay tinapos na niya ang relasyon nila ng lalaking yon at nung tinignan ko sa mata si mami ay nakita ko na nagsasabi naman siya ng katotohanan. Galit pa rin ako sa kanya pero kailangan kong panghawakan ang sinabi niya. After all ay kahit na pagbalik-balik na rin man natin ang mundo ay inako pa rin siya. Kaya pinili kong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Para sa pamilya namin. Pagkatapos ng gabing yon ay pareho kaming nagpanggap na walang nangyari at hindi na namin pinag-usapan pa ni Mami ang tungkol sa napagkasunduan namin. Lumipas ang mga araw at nakita ko ang positibong pagbabago sa kanya. Halos hindi na siya lumalabas ng bahay unless isa sa amin ang kasama niya at kung magtatrabaho sila ni Daddy. Sa sarili niyang paraan ay pinatunayan niya sa akin na tuluyan na nga niyang pinutol ang relasyon nila ng lalaki niya. Na-appreciate ko ang effort ni Mami lalo na nang nakikita kong sobrang saya ng mga kapatid ko. Lalo na si Daddy pero hindi pa rin maiaalis sa akin ang kawalan ng buong tiwala sa kanya. Para bang every time na makikita ko siya, bumabalik papadudot. Sa isipan ko ang paghawak niya ng kamay ng lalaking yon sa coffee shop. Totoo ang sabi nila na mas madaling magpatawad kesa makalimot. I've already forgiven her but I can never forget what she said. Habang umaayos ang sitwasyon ng pamilya namin, ay nagiging tensyonado naman ang atmosphere sa apprenticeship ko. Lately ay nagiging mainitin ang ulo ng boss namin, ang may-ari ng construction firm na si Architect Ramon Rivera. Parang lahat ng galaw namin sa loob ng firm ay dinumero at bawal magkamali dahil oras na mangyari yon ay full on beast mode talaga ang nangyayari. Sermon dito, sermon doon ang inaabot ng lahat. Pati yata yung langaw na napadaan lang sa opisina ay napagdidiskitahan niya. Suarez? Isang araw ay sigaw ni Architect Rivero mula sa loob ng office niya. Nasa loob kami ng pantry ng mga kasama kong apprentice para mag-lunch ng mga oras na yon. At muntikan pa akong mabulunan nang marinig ko ang pagtawag ng boss sa akin. Iniwan ko kaagad ang kinakain ko at tumakbo papasok ng opisina niya. Ano po yon, architect? Tanong ko sa pagpasok ko. Natapos niyo na ba ang lahat ng pinapafile ko sa inyong mga documents? Tanong niya habang busy siya sa pagpirma ng mga papeles sa ibabaw ng lamesa niya. Hindi pa po architect pero
Matatapos na po namin yon by 5 p.m. Sagot ko sa kanya na sinabayan ko pa ng matamis na ngiti sakaling mahawa siya. Medyo marami din kasi yung mga documents na pinapafile niya sa amin at tatlo lang kaming nagtutulong-tulong dahil may iba ding assignments yung iba naming kasama. Nagtaas siya ng tingin sa akin at bago pa siya magsalita ay alam ko nang hindi maganda ang lalabas sa bibig niya. 5 p.m.? Anong oras na ba sa relo mo, Suarez? Tanong niya at tinignan ko ang oras ng relo ko. 12:35 po, Architect. Sagot ko. So sinasabi mo sa akin na aabutin kayo ng more than 4 hours para tapusin ang simpleng task ng pagpa-file? Tanong niya sa akin. Nasa dulo na ng dila ko ang posibleng sagot ng pabalang sa kanya pero ngumiti lang muli ako para sa apprenticeship ko. Bibilisan po namin, Architect. Baka before 3 p.m. Tapos na po yun. Sagot ko na lang kahit na hindi ko alam kung anong magic ang kailangan naming gawin para magawa yon. 3 p.m. is already late. Make it 1:30 p.m. Sagot niya na dinismiss na ako kaagad. Hindi ko na natapos ang lunch at sobrang binilisan na lang namin ang pagpa-file para wala siyang masabi. Total ay ilang linggo na lang din naman at patapos na ang apprenticeship ko. Titiisin ko na. After a few days ay sobrang tuwa naming lahat nang malaman namin na magli-leave si Architect Rivero. Ang ibig sabihin ay magiging masaya na ang huling araw namin sa kumpanya. Sabi ni Ma'am Maricel, ang head ng HR, ang anak daw muna ni Architect Rivero na si Engineer Ezequiel Rivero ang mag-take over sa kumpanya. Nang tinanong namin kung terror din ba nakagaya ng tatay niya si Engineer Rivero ay halos mamula na parang kamatis si Ma'am Maricel. Nako Gabby my dear, malayong malayo sa tatay niya yon. 27 years old pa lamang pero madami nang napatunayan. Mabait din yon sa lahat ng empleyado at kapag nakita mo kung gaano kagwapo si Engineer Rivero, ewan ko lang kung hindi ka matulala. Isang irap lang ang sinagot ko sa tatawa-tawa at kilig na HR head ng kumpanya ng mga oras na yon. Pero nang ipinakilala na ni Architect Rivero ang anak niya ay tama nga si Ma'am Maricel. Natulala talaga ako. Sobrang ganda ng light brown niyang mga mata at saktong kapal ng kanyang kilay at mahahaba ang kanyang pilik mata. Matangos ang ilong niya at pinkish ang lips. He had a strong jaw at kahit na may stubble siya ay ang linis niyang tignan. Guwapo nga. Sobrang guwapo. Pero sa pagkakatulala ko sa kanya ay hindi kilig ang naramdaman ko kundi panlalamig ng buong katawan. Nang titigan niya ako ay sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko na pakiramdam ko ay naririnig yon ang lahat. Nang kamayan niya ako ay hindi init ang naramdaman ko kundi galit. Pinigilan kong mapaiyak at ngumiti ako ng maluwag. Nang matapos ang meet and greet sa kanya ay agad akong nag-excuse at tumakbo papunta ng restroom. Para kasi ako masusuka na hindi ko maintindihan. Hindi ako pwedeng magkamali, Papa Dudut. Si Engineer Ezequiel ay ang lalaking kasama ni Mami sa coffee shop. Magbiro na sa iyo ang lahat, Papa Dudut. Huwag lang ang tadhana. What are the chances, hindi ba? Na ang lalaki ng Mami ko ay ang anak ng terror kong boss sa apprenticeship. Na ang lalaking muntikan ang makasira sa pamilya namin ay ang bago kong boss. Ilang minuto na rin ako sa harap ng salamin sa restroom at pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Hindi niya naman siguro ako kilala, hindi ba? Hindi naman siguro niya maiisip na related ako sa babaeng nakarelasyon niya. After all ay madami naman ang Suarez sa Pilipinas. Tama, imposibleng makilala niya ako. At kung makilala man niya ako ay hindi ako ang dapat nakabahan. Isa lang sa aming dalawa ang dapat tubuan ng hiya sa katawan pagkatapos ng nagawa niya at hindi ako yon. Mabait daw. May mabait bang tao na handang sumira ng pamilya para sa pansariling kaligayahan? Wala sa sariling kumuyom ang mga kamay ko nang maalala ko ang pagtitig niya sa akin. Aaminin ko na nakaramdam ako ng kaunting intimidation dahil siguro sa matangkad siya at medyo malaki ang katawan kagaya ng tatay niya.
Kung iisipin ay para siyang younger version ng tatay niya. Guwapo, matangkad, malaki ang katawan. So is that it? Kaya ba pinatulan siya ng mami ko? Yun lang ba ang kapalit ng muntikang pagkasira ng pamilya namin? Napakababaw, nakakadiri at nakakapakulo ng dugo. Pero hindi ako pwedeng magpa-apekto sa kanya, Papa Dudut. Una sa lahat ay tapos na kung anumang naging relasyon nila ni Mami. At yon ang pinaka-importante sa lahat. Pangalawa ay more or less ay 2 weeks na lang din naman na magtatrabaho ako para sa company nila at matatapos na ang apprenticeship ko. A few more weeks, Gabby. Kapit lang, ang sabi ko sa sarili ko. With renewed spirit ay bumalik na ako sa table ko at ipinagpatuloy na ang iniwan sa aking assignments ni Architect Rivero. Maya-maya pa ay may narinig akong isang baritonong boses na tumawag sa pangalan ko. Gabriela? Pag-angat ko ng tingin ay nakita ko kaagad ang lalaking kinakamuhian ko na nakatayo sa hamba ng pintuan ng opisina ng tatay niya. Ayaw na ayaw ko pa namang tinatawag ako sa buo kong pangalan. I need to talk to you. Ang sabi niya at walang lingong likod na pumasok na siya sa loob. Ayun na naman, lumakas na naman ang kabog ng dibdib ko at namawis ang palad ko. Huy Gabby, tawag ka ni Engineer Rivero. Bilisan mo. Ang pukaw sa akin ng isa kong katrabaho kaya naman tumayo na ako at dumiretso na sa opisina ng bago naming boss. Shut the door. Ang sabi niya nang makapasok ako sa loob. Kinakabahan man ay sinunod ko ang sinabi niya pero hindi pa rin ako umalis sa kinakatayuan ko. Umangat siya ng tingin sa akin at tumaas ang isa niyang kilay. Sit! Saad niya na parabang isa akong asong sunod-sunuran sa kanya. Kumuyom ang kamay ko sa pagpipigil na batuhin siya ng anong bagay na madadampot ko at nakayokong umupo sa upuan sa harapan niya. Nakayoko ako pero ramdam kong nakatitig siya sa akin. Gabriela, banggit niya ng buong pangalan ko at umangat ang tingin ko sa kanya. Bakit ba ako kinakabahan? Pinigilan ko ang sarili ko na yumuko muli at tinignan ko siya sa mata. Bakit niyo po ako pinatawag, Engineer Rivero? Tanong ko sa kanya sa isang formal na tono na nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi nanginig ang boses ko. How are you related to Beatriz Suarez? Relax na tanong niya pero napansin kong tumalim ang tingin niya sa akin. She's my mother. Maikling sugot ko sa tanong niya at gumuhit ng isang mapait na ngiti sa gwapo niyang mukha. Your mother. I should have known. I know your mother. Personally. Saad niya na may bahid ng mali siya ang tono. Pakiramdam ko ay may masasakit na bukol sa lalamunan ko na hindi ko malunok-lunok sa pagpigil ko ng mga luha ko. Hindi ko akalain na kaya niyang i-open sa akin ang ganito kasensitive na topic. Walang modo. I know, sagot ko din sa kanya sa matapang na tono. Kaya nga nakita ko kayong magkasama sa coffee shop a few weeks ago, hindi ba? Hindi ko napigil ang idugtong and it was his turn to look shocked. Hindi ako basta na lang uupo at hahayaan siyang mambastos at ng mga oras na yun ay hindi ko na alam kung ano ang sumapi sa akin para tingnan siya sa mata at patuloy na magsalita. Ano na lang kaya ang sasabihin ni Architect Rivero kapag nalaman niya ang nakita at nalaman ko? Kung hindi ako nagkakamali ay napalunok siya sa sinabi ko at nakakita ako ng takot sa kanyang mga mata. Wala kang sasabihin sa kanya? Halos pabulong at nanggigigil na sabi niya at nakipaglaban ako ng titigan sa kanya. Whatever it was that happened, tapos na yon. So let's make a deal. Maya-maya ay saad niya na nakapagpakunot ng noo ko. Anong deal? Tanong ko sa kanya. Una sa lahat, wala kang sasabihin kay Architect Rivero na kahit na ano tungkol sa mga nakita at nalaman mo. Gaya ng sabi ko, tapos na ang lahat ng yon kaya huwag na nating ungkatin pa.
Pangalawa, inside this firm, you stay out of my way and I'll stay out of yours. Ang sabi niya na parang nakikipagnegosasyon lang sa isang kliyente. Sandali kong pinag-isipan ang deal na ino-offer niya at naisip kong wala namang mawawala sa akin at yun naman ang gusto ko. Kaya isang salita lang ang sinabi ko bago ako lumabas ng opisina. Deal. Lumipas ang mga araw and true to both of our words ay wala kaming pakialamanan sa opisina ni Engineer Rivero. Kahit na kumukulo pa rin ang dugo ko sa kanya kapag nakikita ko siya ay halos walang pagkakataon para magkausap o magkatrabaho kami sa isang proyekto. Kaya hindi na rin ako nahirapan. So far ay okay din naman ang pamilya namin. Panay pa rin ang effort ni Mami lalo na sa pakikipaglapit uli sa akin pero hindi pa yata talaga ako ready. Wala rin akong balak na ipaalam sa kanya na OIC boss ko ang naging kabit niya. Nang magbakasyon sa klase ang kambalay, nagsadya siya ng isang out of the country trip for week na agad kong tinanggihan. Gustuhin ko man ay hindi ako pwedeng sumama dahil masyado na kaming busy sa firm. Halos 2 linggo na lang kasi ay tapos na ang apprenticeship ko. Kaya naman sinasamantala na rin nila siguro ang karagdagang manpower. Are you sure na you'll be fine alone, princess? Ang tanong sa akin ni Daddy habang pinagmamaneho ko sila papunta sa airport. Daddy, I'll be fine. Besides, hindi naman ako mag-iisa technically dahil sa bahay muna mag-i-stay si Aika at si Joanne para samahan ako. Pag-assure ko sa kanya. Call us everyday, okay? Paalam naman ni Mami na sinagot ko ng isang tango. Sa mga sumunod na araw ay mas lalo akong naging busy sa trabaho. At madalas ay sobrang pagod ko kaya malaking tulong sina Aika at Joanne na naaabutan ko sa bahay pag uwi ko. Sa mga kalokohan at kakulitan ng 2 yun ay halos nawawala kaagad ng pagod ko. For a time ay tahimik ang buhay ko. Isang araw sa trabaho ay kukuha sana ako ng tubig sa pantry ay hindi sinasadyang nakita ko si Engineer Rivero. Na inaabutan ang pera ang guard namin na si SG Marquez. O mas kilala bilang Kuya Dado. Balita sa buong opisina na naka-confine sa ospital ang anak niyang babae dahil sa dengue. At halos mabaon na sila sa utang para maipagamot ang bata. Sasagutin ko na rin ang hospital bill at pambili ng gamot ni Danica, Tatay Dado. Narinig kong sabi ni Engineer Rivero. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Nagulat din ako na tayang tawag niya kay Kuya Dado at alam niya ang pangalan ng anak nito. Nako, ikaw na bata ka. Sobra-sobra na nga itong perang inabot mo sa akin. Hindi mo na kailangang gawin yan. Hindi ko na alam kung paano ko pa ito mababayaran. Kapag nalaman pa to ng tatay mo, baka malagot pa ako. Ang sagot ni Kuya Dado na sinagot naman ni Engineer Rivero ng isang iling. Hindi ako naniningil at hindi utang yan, Tatay Dado. Hayaan mo na akong tulungan ka. And don't worry about Architect Rivero. Ako na ang bahala sa kanya. Ang sabi pa niya. Napaisip ako kung bakit hanggang ngayon ay hindi ko pa siya narinig na tinawag na tatay, daddy o papa si Architect Rivero. Nakita ko na lang na naluha ang palangiti naming guard at niyakap niya ang lalaking kinakamuhian ko. Nakalimutan ko na kung ano ang gagawin ko sana sa pantry ng mga oras na yon at humingal na bumalik ako sa desk ko. Bakit ganun? Bakit ba parang iniinis talaga ako ng universe? Bakit ba kailangan ko pang makita yon at bakit ako nakakaramdam ng lito? Hindi pwede to, Gabby. You hate him. Yun na lang ang sinabi ko sa sarili ko. Nang kumalma ako ay nangako ako sa sarili ko na kakalimutan ko na ang nakita ko sa loob ng pantry. Kahit na ano pang mabuting gawin niya sa ibang tao ay hindi nun mabubura ang pakikipagrelasyon niya sa mami ko at sa muntikang pagkasira ng pamilya namin. Isang araw ay pinatawag ako ni Engineer Rivero sa opisina niya. Talaga namang kinagulat ko yon. Akala ko ba'y wala kaming pakialamanan. So bakit niya ako pinapatawag? May mali ba akong nagawa
Don't worry, this is about work. Maikling sabi ni Engineer Rivero. Yun ay nang pumasok ako sa opisina niya at nakita niya ang ekspresyon ng mukha ko. Bahagyang lumuwag ang paghinga ko sa mga sinabi niya at napansin kong magkasalubong ang kilay niya habang nakatitig siya sa isang folder na pamilyar sa akin. Kung hindi ako nagkakamali ay yun ang kopya ng portfolio na sinubmit ko sa kumpanya nang mag-apply ako para sa apprenticeship ko. Tumawag sa akin si Architect Rivero and he wants us to work together on this project. Ang sabi niya na nagpalakas ng kabog ng dibdib ko. Anong project? Tanong ko at sinabi niya sa akin ang detalye ng nasabing project. Aaminin kong maganda ang project and it could launch my career in the future pero hindi rin naman welcome na ang ideya para sa akin na makatrabaho si Engineer Rivero. To be honest, nagkaroon kami ng argument ni Architect Rivero tungkol dito. Alam kong may potential ka but I don't think you can handle this kind of pressure yet. Ang sabi pa niya. Hindi naman siya mukhang nag-iinsulto pero ganon ang naging epekto sa akin ang mga sinabi niya. Oo, bata pa ako at hindi pa ako ganap na arkitekto pero wala siyang karapatan na ipamukha sa akin na hindi ko kaya ang pressure ng trabaho. Mas matatanggap ko pa kung sinabi na lang niya na ayaw niya akong makatrabaho kaysa questionin niya ang capabilities ko. With all due respect, Engineer Rivero, si Architect Rivero pa rin ang opisyal na boss. And if he thinks I can help in this project, siya pa rin po ang susundin ko. Taas noong sabi ko and for a moment ay nakakita ko ng sincere na ngiti sa mukha ni Engineer Rivero. Doon ko lang napansin na may dimples pala siya. Bago pa mapunta sa kung saan ang isip ko ay agad kong sinaway ang sarili ko at ipinaalala ko sa isipan ko kung anong klaseng tawang lalaking nasa harapan ko. He is a homewrecker. Kinabukasan ay pinagsisihan ko kaagad ang sinabi ko kay Engineer Rivero. Dahil ininform ako ng HR na kailangan raw naming magpunta at magstay pareho sa mismong lugar kung saan ay gagawin ang project for a few days. Kailangan naming i-meet ang kliyente para malaman namin ang mga preference nila at nang makita din namin ang mismong area. Dahil medyo may kalayuan ng lugar ay kailangan naming mag-hotel. It gave me a little relief na may dalawa pala kaming kasama sa business trip pero hindi pa rin matanggal sa akin ang inis na makakasama ko ng matagal si Engineer Rivero sa ibang lugar. Sa unang araw namin ay nakipag-meet kami sa kliyente namin at halos nag-observe lang ako at nag-take down ng mga importanteng notes. Maliban sa pagdededmahan namin ni Engineer Rivero ay okay naman ang lahat. Masaya namang kausap ang iba pa naming kasama na sina Engineer Mitch at isa pang apprentice na si Mary Joy. Sa pangalawang araw ay bumisita kami sa site at doon ay nagsimulang kumilos ng kakaiba si Engineer Rivero Papa Dudut. Hinila niya ako papunta sa isang parte ng site na walang ibang tao at kulang na lang ay umusok ang ilong niya at galit kahit na alam kong wala naman akong ginagawang masama. Pwede bang magsuot ka ng appropriate attire sa site? Pagalit na sabi niya sa akin habang hawak pa rin ang braso ko. Bumaba ang tingin ko sa suot kong damit at ano bang mali sa suot ko? Next time, pwede bang magsuot ka ng pants at hindi yung skirt na yan kapag nasa site tayo? Alam mo naman sigurong madaming lalaki dito. Konting common sense naman. Dugtong pa niya sabay walk out. Naiwan akong natulala sa kawalan at hindi ako makapaniwala na inimply niyang wala akong common sense. Dahil sa pencil skirt na suot ko? Kung hindi pa siya nag-walk out ay baka nasampal ko talaga siya at natanggal ako sa apprenticeship ko. Sa ikatlo at huling araw ng business trip ay bumisita muli kami sa site at para lang inisin siya ay sinadya ko talagang isuot ang isa ko pang pencil skirt. Papanindigan ko na walang mali sa suot ko lalo pa at nagno-notes lang naman ako at hindi naman ako naghahakot ng kung anong hollow block sa site. Kitang-kita ko ang inis sa mukha niya nang makita niya ang ayos ko pero wala akong pakialam. Ginawa ko ang kailangan kong gawin sa site at kay Engineer Mitch lang ako dumikit buong araw para hindi siya makalapit sa akin. Nang makabalik kami sa hotel ay nagkayayaan si Engineer Mitch at Mary Joy na mag-ikot-ikot at mamili sa night market.
Pero hindi na ako sumama dahil nakaramdam din ako ng pagod. May naisip din akong design para sa area at gusto ko nang magsimula ng sketch kaagad. Nanandiyan ka ba talaga? Tanong sa akin ni Engineer Rivero nang mapag-isa kami sa elevator paakyat sa floor ng mga kwarto namin. Dapat yatang sumama na lang ako kina Mary Joy at Engineer Mitch. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Engineer Rivero. Sagot ko sa kanya. Pwede ba? I'm sure alam mo kung ano ang sinasabi ko. Ganting sagot niya na sinalubong ko ng mahabang katahimikan. Pinagsabihan na kita, hindi ba? Huwag kang magsusuot ng ganyan sa sight. Why are you so stubborn? Ang sabi niya nang hindi pa rin ako umiimik. Bakit bang tagal makaakyat ng elevator sa floor namin? Kahapon you implied that I didn't have common sense. Ngayong araw naman ay matigas ang ulo ko. Ano bang insultong ibabato mo pa sa akin bukas at sa mga susunod na araw, Engineer Rivero? Sagot ko sa kanya. Wala na akong pakialam kung matanggal ako sa apprenticeship ko. Hindi ako papayag na makatanggap ng insulto mula sa lalaking muntik na ng sirain ang pamilya namin. Hindi pa siya nakakasagot ay bumukas na ang pintuan ng elevator at dali-dali akong lumabas at ramdam kong nakasunod siya sa akin, Papa Dudut. Gabriela, sigaw niya nang mas lalo ko pang binilisan ang lakad ko. Malapit na ako sa pintuan ng kwarto nang maramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Bakit ba? Sigaw ko nang makaharap ako sa kanya. Mabuti na lang at kaming dalawa lang ang tao sa hallway. Bakit ba hindi ka marunong makinig sa akin? I'm your boss, Gabriela. At kapag sinabi kong huwag kang magsuot niyan, huwag kang magsusuot niyan. Sagot niya na kinatirik ng mga mata ko. Bakit ba big deal sa iyo ang suot ko? Nagawa ko naman ng maayos ang trabaho ko nang ganito ang ayos ko, di ba? So anong problema? Anong issue mo sa akin? Namimersoral ka ba talaga? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya dahil hindi ko na talaga siya maintindihan. Naihilamos niya ang mga kamay niya sa mukha niya. I'm just trying to protect you, okay? Ngayon kung gustong-gusto mong tinititigan ka ng mga tao dito at nababas ka ng mga lalaki, that's your choice. Umalingaw-ngaw sa hallway ng hotel ang paglagapak ng palad ko sa mukha niya. Kung tatanungin ako, Papa Dudut, ay hindi ko rin alam kung paano ko nagawang sampalin ang boss ko. Ang naaalala ko lang ay biglang nandilim ang paningin ko sa mga sinabi niya at umangat ang kamay ko. Kung nagulat ako sa nagawa ko ay mas nagulat ako sa mga naging reaksyon niya. One moment ay nagtititigan kami and the next, he was kissing me. At napakasarap noon sa pakiramdam. Nang mga oras na yon ay nakalimutan ko na ang lahat. O baka mas tamang sabihin ko na kinalimutan ko ang lahat. Kinalimutan ko na ang lalaking humahalik sa akin ay ang boss ko. Kinalimutan ko, Papa Dudut, na ang lalaking hinahalikan ko ay ang taong naging kabit ng mami ko. At that moment, I was just Gabby and he was just Ezekiel. Nang pumasok kami sa kwarto ko at ihiga niya ako sa kama, I refused to think, I listened to my heart, and gave him my all. Nang gabing ibinigay ko ang sarili ko kay Ezekiel ay hindi ako nahirapang pairali ng puso ko dahil parang bigla ring nanahimik ang utak ko. Ang mga nasa isipan ko lamang noon ay ang mga yakap at halik sa akin ni Ezekiel and how much I wanted him. Nothing else mattered. Pero nang dumating ang umaga, nagbago ang lahat. Bigla ay parang nanahimik ang puso ko at hindi ko na napigil ang sigaw ng utak ko. Mali. Maling-mali ang nagawa ko. Mali ang ginawa namin. Hey, saan ka pupunta? Tanong niya sa akin. Get out. Sagot ko. Ano? Ang sabi ko, lumabas ka ng kwarto ko. Nakuha mo ng gusto mo. Masaya ka na. Umalis ka na. Gabby, ano bang sinasabi mo? Pagkatapos na nangyari sa akin, hindi kita iiwanan. Hindi ako katulad ng ibang lalaki kung yan ang iniisip mo. So ano?
May feelings ka na sa akin, ganon? Mahal mo na ako? Dahil may nangyari sa ating dalawa? Pagkatapos na nangyari, tayo na? Bakit hindi? Anong masama doon? Seriously, hindi mo ba naiintindihan kung gaano kakomplikado ang sitwasyon natin? Anong... Ang ibig mong sabihin eh... Yung sa mami mo? Tapos na yun, Gabby! Tapos na? So sa tingin mo okay lang na magkarelasyon tayo dahil tapos na yung sa mami ko? Just like that? Anong klaseng tao ka? Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng konsensya? Konsensya? Bakit ako makukonsensya? Wala akong ginagawang masama. Clearly, wala na tayong dapat na pag-usapan. Papasok ako sa banyo at paglabas ko, gusto ko wala ka na rito. Simula sa araw na to, ni dulo ng buhok ko, hinding-hindi mo pwedeng lapitan o hawakan. Napakawalang hiya mo. Nandidiri ako sa'yo. Pagkatapos kong magsalita ay pumasok ako sa banyo at nag-shower. Hindi kagaya ng eksena sa pelikula ay hindi ako umiyak habang nasa ilalim ako ng showerhead. Hindi rin ako umiyak habang nililinis ko ang katawan ko. Nang makalabas ako at nakita kong umalis na si Ezekiel ay doon tumulo ang mga luha ko. Humagulhol ako ng iyak for many reasons. Umiyak ako dahil parang dinudurog ang puso ko. Dahil iniwan ako ng kaisa-isang lalaking pinagbigyan ko ng sarili ko. Dahil pakiramdam ko ay nahulog na rin ako sa kanya. Dahil mali ang mahalin ng lalaking naging kabit ng mami ko. Umiiyak ako dahil unfair at hindi nakakatawang magbiro ang buhay. Sa pagbaba ko ng lobby ng hotel ay naghihintay sa akin si Engineer Mitch at si Mary Joy. Laking pasasalamat ko na nauna nang umalis sa amin si Ezekiel dahil nagka-emergency raw sa firm. Alam kong hindi totoo yon pero mas mabuti na rin yon dahil hindi ko kayang makita ang mukha niya sa ngayon. Alam kong namumugto ang mga mata ko sa sobrang pag-iyak. But for some strange reason ay hindi nagtanong sina Engineer Mitch at Mary Joy kung bakit. Mas mabuti na rin siguro yun dahil wala ako sa mood para makipag-usap kahit na kanino. Nang makauwi ako sa bahay ay dumiretso ako sa kwarto ko at humiga. Pinigilan ko man pero natalo rin ako sa mga luha ko. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa makatulog ako, Papa Dudut. Maya-maya pa ay nagising ako sa marahang pagtapik sa braso ko. Gabby? Anak? Gising na. We're home. Bulong sa akin ni Mami. Nang marinig ko ang boses niya ay namuo ang galit sa puso ko. Siya ang may kasalanan ng lahat. Anak, gising na. Marami akong pasalubong sa'yo. Ayaw ko ng pasalubong. Walang ganang sagot ko sa kanya habang nakapikit pa rin ako. Gabby anak, masama bang pakiramdam mo? Tanong ni Mami sa akin sa masuyong tono na lalo lang nakapagpainis sa akin. Bigla akong bumangon sa pagkakahiga ko at tinabig ko ang kamay niya nang subukan niya akong hawakan muli. Gabby, ano ba talagang nangyayari? Tanong sa akin ni Mami. Itatanong mo pa talaga kung ano ang nangyari, Mami? Hindi mo pa rin ba alam? Balik tanong ko sa kanya. Anak, gaya nga ng sinabi ko, tapos na ang lahat sa amin ng lalaking yon. Oo, nagkasala ako pero hayaan mo naman sanang bumawi ako sa iyo. Huwag mo naman sana akong parusahan habang buhay dahil sa mga nagawa ko. Umiiyak na pagmamakaawa sa akin ni Mami. Kung alam niyo lang sana kung gaano ko kagustong kalimutan ng lahat. Tingin niyo ba gusto kong may galit akong kinikimkim? Pero paano Mami? Sabihin mo sa akin kung paano ko kakalimutan ang bangungot na hanggang ngayon ay hinahabol pa rin ako. Tanong ko sa kanya habang pumapatak ang mga luha namin. Akala niyo ba madali para sa akin na araw-araw ko siyang nakikita sa trabaho ko kahit na gusto ko siyang sampalin? Tanong ko pa at hindi kinakitaan ng gulat si Mami. Who am I kidding?
Malamang na alam niya na anak ng boss ko ang kabit niya. Bago ko pa napigilan ay humagulhol na ako ng iyak at namalayan ko na lang na yakap-yakap na niya ako at paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang sorry. Bakit siya pa, mami? Tanong ko sa kanya. Bakit si Ezekiel pa? Tanong ko sa kanya. Galit na galit ako kay mami dahil nagkarelasyon sila ni Ezekiel pero eto ako at iniiyakan ng parehong lalaki. Eto ba ang karma ko dahil sa hindi ko nagawang patawarin kaagad ang sarili kong ina? Bigla ay nakaramdam akong binitawan ako ni mami at nakakunot ang noong nakatingin sa akin. Ezekiel? Maya-maya ay tanong niya sa akin na sinagot ko ng isang alanganing tango. Bigla ay parang natulala si mami at nanlamig ang mga kamay niya na nakahawak sa akin. Oh my God! After a while ay bulong niya. Si Ezekiel ang nakita mo kasama ko sa coffee shop. Dugtong pa niya na lalong nakapagpalito sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit bigla akong kinabog sa inasal ni mami. Tinignan niya ako sa mata at hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko nang nanlalamig niyang mga kamay at sinabi niya ang salitang hindi ko inaasahang sasabihin niya. Gabby, hindi si Ezekiel ang lalaking nakarelasyon ko. Confusion. Yun lang ang naramdaman ko ng mga oras na yon. At hindi ako nakapagsalita, Papa Dudut. Umiyak pa rin akong kwento sa akin ni Mami ang lahat-lahat. Fresh graduate noon si Mami nang makilala niya si Architect Ramon Rivero sa apprenticeship niya. Ilang taon na rin silang magkarelasyon noon ni Daddy pero umamin siyang nakaramdam siya ng sobrang attraction kay Architect Rivero. Pero dahil mahal niya si Daddy ay pinigilan niya ang sarili niya at tuluyan na silang nawala ng contact ni Architect Rivero nang matapos ang kanilang apprenticeship. Nakita lang daw sila muli nang mag-apply ako sa Rivero Construction and Development and this time ay hindi na niya napigilan ang sarili niya at nagkaroon sila ng relasyon. Nung araw na pumunta ako sa coffee shop, I was actually meeting up with Ramon pero biglang dumating si Ezekiel. Alam kong galit na galit siya sa akin pero hinarap niya ako at kinausap niya ako para hiwalayan ang daddy niya. Sinabi niya sa akin na bedridden na ang mami niya dahil sa cancer. Pagkukwento pa ni mami. Hindi ko alam na ganun pala ang sitwasyon until Ezekiel told me. Ang sabi sa akin ni Ramon, nanlalalaki ang asawa niya. Maniwala ka sa akin, Gabby. Wala akong alam. Nakiusap rin sa akin si Ezekiel na huwag kong sabihin sa daddy niya na kinausap niya ako dahil siguradong aabot na naman sila sa pisikalan. Kaya wala akong sinabi kay Ramon at nakipaghiwalay na ako sa kanya. Dugtong pa niya. Pero wala na kay mami ang buong atensyon ko kundi kay Ezekiel at ang masasakit na salitang sinabi ko sa kanya ng mga oras na yon. Bigla ay napagtagpi-tagpi ko ang lahat. Kaya pala bigla na lang naging moody at mainitin ang ulo ni Architect Rivero ng mga huling araw niya sa firm bago siya nag-leave. Kaya pala sinabihan ako ni Ezekiel na manahimik din tungkol sa mga nakita ko. Kaya pala hindi maalis sa isipan ko ang eksenang naabutan ko sa pantry noon nang abutan ni Ezekiel ng pera si Kuya Dado. Kaya pala kahit na wala akong dapat na maramdaman kundi galit sa kanya, ay nagawa kong ibigay ang sarili ko sa kanya. Dahil ang lalaking inakala kong muntikan ng sumira sa puso ko ay kapareho ko lang palang biktima ng sitwasyon. Dahil ang lalaking kinamuhian ko ay kapareho ko lang ng gusto. Ang itigil na ng mga magulang namin ang panloloko nila. My eyes refused to see but my heart knew. Alam ng puso ko na mabuting tao si Ezekiel and yet ay hinusgahan ko pa rin siya. Nasa harap ko lang ang lahat ng maliliit na detalye pero wala akong pinansin ni isa. Nag-focus ako masyado sa sakit na nararamdaman ko kaya nabulag ako sa katotohanan. Gusto kong sumigaw at tanungin ng Diyos kung bakit parang pinaglalaroan niya ako. And then it struck me. Kailangan ko siyang makausap.
kailangan kong mag-apologize kay Ezekiel. Pumasok ako sa banyo ng kwarto ko at mabilis pa sa alas 4 ang tinawagan si Engineer Mitch at hiningi ko sa kanya ang personal number ni Ezekiel na agad ko din namang tinawagan. Pagkatapos ng ilang ring ay sumagot siya. Hello? Halos maiyak ako nang marinig ko ang baritono niyang boses. Hello? Sino to? Muli ay tanong niya nang hindi pa rin ako magsalita. Si Gabby to? Nanginginig na sagot ko at wala akong narinig na kahit na ano sa kabilang linya. Ezekiel? I'm sorry sa lahat ng mga sinabi ko. Sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Sorry talaga, isang malaking misunderstanding lahat ng lahat. I'm sorry. Sunod-sunod na sabi ko habang pinipigilan ko ang pag-iyak. No, tama ka naman eh. Hindi kita dapat binigla ng ganun lang. Lalo na at komplikado ang sitwasyon. Pero gusto kong malaman mo na sinubukan ko naman. Ang sabi niya. Sinubukan ano? Tanong ko naman. Sinubukan kong magalit sa iyo. Sinubukan kong iwasan ka at huwag kang magustuhan. After all eh, ikaw ang anak ng babaeng munti ka nang sirain ang pamilya ko. But one look at you and I know natalo na ako. Hindi ko kayang hindi ka magustuhan. I can't stay away from you. Sagot niya at hindi ko na napigilan ang sarili ko. I cried my heart out for this strong man and for this newly discovered feelings I have for him. But I have to stay away. Bigla ay sabi niya at nakaramdam ako ng panic. Whether we admit it or not, alam nating pareho na masyado pang fresh ang mga sugat. You can't be in a relationship with me habang galit ka sa daddy ko. At ganon din ako sa iyo habang may galit pa ako sa mami mo. Sabi nga sa kanta, love is a battlefield and we can't go on war with wounds. Gabby, kailangan muna nating magpagaling. Kailangan muna nating maging okay. Sakaling maging tayo sa huli, gusto kong pareho na tayong okay. Because I don't want to keep you for just a while, Gabby. Gusto kitang makasama forever. At kung kailangan kong lumayo sa iyo para masiguro 'yon, gagawin ko. Dugtong pa niya at halos hindi na ako makapagsalita sa sobrang pag-iyak ko. Umiyak ako nang hindi lang dahil sa nasasaktan ako kundi dahil alam kong tama siya. Hindi namin pwedeng ipilit ang isang relasyon at isa walang bahala na lamang ang lahat ng mga nangyari. Tama siya. Hindi pa kami okay. And to be honest, hindi ko rin alam kung kailan ako magiging okay. Masakit man, I have to accept the fact na kailangan naming maging mature sa sitwasyon namin. We have to heal on our own. Gabby, andiyan ka pa ba? Ang sabi niya. Oo, sagot ko. Tama ka naman eh. Kailangan muna nating maging okay pareho. Ano nga ulit yung linya? Kung tayo, tayo talaga? My God, ang hirap naman ito. Reklamo ko na nakapagpatawa sa kanya. Wow, ngayon lang kitang narinig na tumawa. Ironic na ngayon ko lang narinig yan habang nagpapaalam pa tayo sa isa't isa. Sabi ko pa na agad niyang pinutol ng no, Gabby. There are no goodbyes for us. Yan ang meron tayo. Tandaan mo yan. Pagtatagpuin din tayo muli kapag okay na tayong pareho. Yun lang at hindi na ako nakapagsalita pa, Papa Dudut. Hindi na rin nagsalita pa si Ezekiel at natapos na lamang ang tawag at yon ang naging huli naming pag-uusap. Nang pumasok ako sa firm ay on leave na rin si Ezekiel at iba na ang OIC. Natapos ko ang apprenticeship ko at naghanda na ako para sa board exam. Isang araw ay umuwi ako sa bahay at naabot nang kung umiiyak si Mami sa sala. Sinabi ko na sa kanya ang katotohanan.
ang sabi niya sa akin. At alam ko na kaagad kung ano ang nangyari. Hinanap ko si Daddy at nahanap ko sa bench sa likod ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit at umupo sa tabi niya. "I'm sorry, Daddy." Basag ko sa katahimikan. "I'm so sorry kung hindi ko sinabi sa iyo ang nalaman ko. Sobrang natakot lang ako sa pwedeng mangyari sa pamilya natin and I was too hurt. Kayo ni Mommy ang nagpatunay sa akin na pure ang love. Only to find out na hindi pala totoo yon." "It's not your fault, Princess," sagot niya sa akin. And for the first time ay nakarinig ako ng pagod sa boses ni Daddy. It hurts to see the strongest man you know showing his weakness. "Are you leaving us?" tanong ko pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan. "Pag-iisipan ko," ang sagot ni Daddy at umangat ang tingin ko sa kanya. May nangingilid na luha sa mga mata niya pero ngumiti siya sa akin. "But I can't let you down, Princess. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Kayo lang ang meron ako. At hindi ko kayo iiwanan." Ang sabi niya at umiyak na napayakap ako kay Daddy. Siya pa rin ang pinakamalakas at pinakamapagmahal na taong kilala ko. Sa mga oras na yon ay gusto ko nang kunin ang lahat ng sakit na nararamdaman niya para ako na lang ang maghirap. "Para sa inyo ng kambal, tatanggapin ko ang mga nangyari. Pero hindi ko maipapangako na mapapatawad ko ang Mommy mo. At least hindi pa ngayon." Ang sabi ni Daddy at hindi ko siya masisisi. "Mahirap magpatawad lalo na kung ang nanakit sa iyo ay ang taong akala mo ay kilalang kilala mo na. Pagkatapos noon ay nagpatuloy ang buhay sa pamilya namin. Sweet pa rin si Mommy at si Daddy sa isa't isa kapag kaharap kami ni JP at PJ. Pero kapag akala nila ay wala nang makakakita, nahuhuli ko silang hindi nag-uusap at distansya sa isa't isa. Totoo nga na kapag nabasag na ang tiwala, mahirap nang ibalik yon sa dati. Sa totoo lang ay hindi ko na alam kung maibabalik pa ang dating saya ng pamilya namin." Para ma-distract ako ay nag-focus ako sa pagre-review ko at ibinigay ko ang lahat ng kaya ko nang dumating na ang araw ng board exam. Nagbunga ang lahat ng paghihirap ko nang malaman kong isa ako sa mga top passers. Nag-celebrate ako kasama ng pamilya ko and once after a long time ay naramdaman kong isa sina Mommy at Daddy sa pagiging proud sa akin. Alam kong mahirap nang tibagin ang wall sa pagitan nilang dalawa pero alam kong they will always be there para sa akin at para sa kambal. And somehow, okay na yun sa akin. Soon enough ay nagtrabaho na ako sa firm namin at gaya ng ibang empleyado ay nagsimula ako sa baba and work my way up. Madalas ay out of town projects ang naibibigay sa akin kaya halos wala ako sa amin palagi. 5 taon ang mabilis na lumipas at ngayon ay ginugroom na ako ni na Mommy at Daddy para maging head ng firm namin. And soon enough ay nagiging okay na rin ang lahat, pati na rin ako. As for my love life, single pa rin ako sa ngayon. Meron din namang iilan na sumubok na ligawan ako. I went out on a few dates and nakipagkilala sa iba who were looking for a serious relationship pero ewan ko ba? Wala talaga akong nararamdamang spark at connection sa kahit na sino. Don't get me wrong ha, sa mga nakilala kong lalaki ay may mga nagustuhan naman ako. Pero that's just it. Gusto ko lang sila and nothing more. Si mystery guy pa rin ang hinihintay mo, no? Isang araw ay tanong sa akin ni Aika nang mapag-usapan namin ang love life habang nagkakape kami noon sa coffee shop na pagmamay-ari ni Joanne. "My God, Gabby, 27 ka na. Halos 1 taon ka na naming hindi nakita. Akala namin may jowa ka na. Engaged na ako at nakapag-asawa na tong si Aika 2 years ago pero hinihintay mo pa rin pala si mystery guy?" Nung kaya ko na ay kinuwento ko sa kanila ang lahat ng mga nangyari minus a few details gaya ng pangalan ni Ezekiel. Napangiti na lamang ako sa mga best friend kong
Misyon na yata sa buhay ko ang hanapan ako ng love life. Who says I'm waiting? Hamon ko sa kanila na ikinatirik naman ang kanilang mga mata. Oh please Gabby, huwag ka ngang etchosera dyan. Kung hindi mo hinihintay si Mystery Guy, eh di sana sinagot mo na yung gwapong doktor na nanligaw sa'yo, ang sabi pa ni Joanne. Or yung cutie pie na arkitekto sa firm ninyo, or yung machong gym instructor, or yung mistisong businessman, or yung may abs mong kliyente. O kaya si Manong na nagtitinda ng taho dyan sa kanto. Kahit na sino Gabby, Diyos ko naman. Dugtong pa ni Aika at hindi ko na napigilang tumawa. One Americano to go for Ezekiel. Bigla ay narinig kong sigaw ng barista. I mean, it could be a different person pero agad na kumabog ang dibdib ko at umikot ang tingin ko sa buong coffee shop. And there he was, si Mystery Guy. The same Ezekiel I fell in love with 5 years ago. Nakasuot siya ng mamahaling Italian shoes, black slacks at white button-down long sleeves na nakataas ang mangga sa braso niya. He looks so mature pero maganda pa rin ang kanyang mga mata. Matangos pa rin ang kanyang ilong at mapupula pa rin ang kanyang mga labi. He's still the same man at dire-diretso siyang naglakad papunta sa counter at hindi niya ako nakita. Hoy! Makatitig naman to kay Mr. Engineer, parang kakainin mo ng buhay. Saway sa akin ni Joanne. Kilala mo siya? Tanong ko sa kanya without hiding my interest. Oo naman, regular customer namin yan dito. Gwapo no? Type mo? Tanong niya sa akin at hindi ko alam kung matatawa ba ako or what. Sinundan ko ng tingin si Ezekiel na palabas na ng coffee shop. Huwag kang mag-alala girl. Diyan lang yan sa katapat na building. Nagbukas ata siya doon ang construction firm niya a few months ago. Makikita mo pa yan si Mr. Engineer. Dugtong pa niya habang papatawid ng kalsada ang lalaking topic of conversation namin. Ay kaso eh, wala kang pag-asa niyan kay Mr. Engineer Gabby. Bigla ay sabi ni Aika nang makapasok na sa kabilang building si Ezekiel. Kasi diba Joanne, chika mo sa akin na matagal nang single yan si Mr. Engineer kasi may hinihintay siyang babae? Dugtong pa niya na tinanguan naman ni Joanne. Ay oo, chika yan sa amin ng bakla niyang sekretary. Kaya daw hindi nagjojowa si Mr. Engineer kasi may hinihintay daw na long lost sweetheart. Pagkukumpirma ni Joanne at humigop ako ng kape. Parang ikaw, ang sabi ni Aika at munti ka na akong masamid. Ano? Tanong ko. Parang ikaw, may hinihintay. Dugtong niya na nagpangiti sa akin. Totoo nga kayang may hinihintay si Ezekiel. Ako ba yon? Paano kung hindi? Paano kung oo? Tatawid ba ako sa kabilang building at tatanungin ko na siya ngayon kung ako ba ang babaeng hinihintay niya? Pwede. Baka bukas o sa susunod na araw. Who knows? Baka magkita kami uli sa coffee shop o sa kalsada. Kahit na saan, madaming posibilidad. Walang nakakaalam kung ano ang pwedeng mangyari. Isang bagay lang ang alam ko ng mga oras na yon. Tama siya nang sinabi sa akin ni Ezekiel noon. Pagtatagpuin din tayo kapag okay na tayo pareho. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut. Thank you so much for reading my story. Sa mga kagaya kong naghihintay din, I hope whatever or whoever you're waiting for is worth the wait. Ano man ang pagdaanan mo sa buhay. Darating ang tamang panahon para sa lahat. You just have to be patient. Ano man ang mangyari sa mga susunod na araw ay maniwala na lang tayo that they happen for a reason. Ang inyong kapuso at kabarangay, Gabby.